Minsan tinanong kami ng English teacher namin dati, ano daw ang favorite mythological creature namin? Ang sagot nila, Minotaur, Medusa, may nagsabi pa nga, unicorn daw. Ang sabi ko, favorite ko, kunyango. Ha? Ano yun? Sabi ko, well, mal-edukadong classmates, kunyango are basically shapeshifters. Mga nilalang na kayang itago ang totoong anyo. Mga nilalang na pwede mag-transform sa kanilang gustong anyo. May mga hunyangong tanggap ang totoong anyo nila. Meron namang kahit sila mismo, hindi alam kung ano ba talaga ang kanilang totoong anyo. Pero karamihan, tinatanggi ang tunay na anyo kasi mas tanggap ng marami ang kanilang alternatibong anyo. Pero sa akin, ang masasabi ko lang, ganda ko talaga! True! Seryoso, totoo ba? Approve na tayo kay Ino? Yes, te. Approve na tayo. Pero ang kaso, sa student council pa lang yun. Kailangan pa natin magpa-approve sa school board. Pero at least, di ba? Huge step na yun talaga. Yes, te. Yung totoo, ano ginawa mo kay Ino para ma-approve tayo? Wala, te. Ganda lang. Ay! Sus! Nako! Alam ko na yan. Hindi nga. Ano nga nangyari pagkatapos ng community service? Asus! Asus! Magde-deny pa si Akla! Wala! Walang nangyari. Alam nyo, ang lakas kasi natin mag-judge, kaya ang lakas din ng tao mag-judge sa atin. Lahat ba kailangan may special meaning, may kapalit? Hindi ba pwedeng walang special agenda, walang special meaning? Halata ka na masyado, te! Ako, itigil mo yan. Oo na! Basta approve na tayo. Ang kaso, wala pa rin tayong org name, mga bading. Oo nga. Ano bang maganda? What if something like shapeshifters, kunyango, ganyan? Ah! Kampanerang kuba, ganun. Te, kuba lang siya. Hindi siya shapeshifter. Hindi siya kunyango. Kaya lang parang may negative connotation din yan. Parang nagbabalat kayo. True ka dyan, te. Te, huwag kang gagalaw. Bakit? Huwag kang gagalaw! Eto! Ay, what if bahag Reynas? Rainbow, pero for the queen. Hindi naman inclusive. Yan na naman tayo sa word na inclusive na yan eh. Bahag Hari at Reyna, okay na?
Bahag nating lahat, inclusive na. Ay nako, hindi tayo matatapos dito. Meron pa tayong isa pang agenda. Kailangan natin makaisip ng paraan kung paano tayo magpapa-approve sa school board, kung paano natin sila mako-convince. Ay. Kulam. Barang. Himala! Te, seryoso kasi. Yun na lang kasi naiisip ko magpapabago ng pananaw nila. Sa bagay. Diba? Eh, alam naman nating takot na takot ang school board sa mga tulad nating si Ren. Uy! Bakit sa mga sakit-sakit ha? Ayan na, mamalasin tayo pag tayo di na-approve, di na ako yan. Guys, it's worth the try. Sayang eh, kailangan lang natin ng compelling na presentation. Kung kailangan natin ng gimmick, ko, bigay na natin lahat na, di ba? All out na natin yan. Oo, oh, so pwede ngang barang. I think, punta tayo sa Sabado sa resort namin. Tapos, doon tayo mag-present na kanya-kanya ideas. Game. Kulam. Di talaga. Dennis, di mo pa ako nakitang nagalit mo. Deserve. Hi, King! Ideas daw! Di ka nag-iisip dyan. Ewok sa'yo. Baka ka ng Diyos. Siya nga pala, dyan sa bag, mayroong isang folder na may mga forms. Kumuha ka ng isa. Scholarship form yan para sa isang malaking universidad sa Maynila. Pwede mong piliin magpag-aral doon, libre lahat. Highly recommended kita, kaya malaki ang chance mong makapasok. May oras ka pa para pag-isipan yan. Pero kung ako sa'yo, pipiliin ko ang landas na sa palagay ko'y sadyang pinili ni Jesucristo para sa'yo. Anong malay mo? Baka ikaw ang susunod na maging kura paroko ng simbahang ito. Pag-isipan mo mabuti, anak. Kuya? Hoy. Kuya ka dyan. Nakigamit ka na naman ng banyo dito, ano? Kakarambutan mo yan, eh. Naalala mo nung nag-camping tayo, tapos sobrang nagtae si Christy, si Chris? Alam mo, buti na lang may dala kang extra t-shirt dun. Kung wala, ako, bumulwak na naman yun. Tatandaan ko yun. Ang siba kasi nun eh. Sobrang siba niya, pero ang payat pa rin. Napaka-unfair ni Lord. Grabe. Ay. Sorry po, Lord. Nadulas na. Sorry. So, tingin mo, unfair si Lord kay Chris? Sa'yo? Sa akin? Hindi naman siguro. Kahit na hindi ako religious at lagi lang ako nakikibanyo rito, alam kong hindi unfair si Lord. Nag-o-offer na ng scholarship si Father Fabian.
Nagpapari na ako. Hmm. Masaya ka ba, ga? Basta alam kung nasa tamang landas ako. Nasa tamang landas ka nga, pero masaya ka ba? Kung fair si Lord, sa tingin mo, gusto niya yung ganyan yung nararamdaman mo. Pag-isipan mo na maigi yung magiging desisyon mo, Chi. Basta, hanggat wala kang nasasaktan, piliin mo maging masaya. Piliin mo yung sarili mo. Ready na ba kayo? First idea pa lang to, pero parang ito na talaga yon. Kung wala tayong ma-recruit sa loob ng Marsu, pues, dun tayo maghahanap sa labas. Magpa-pride march tayo sa buong Marahuyo. Iikutin natin mula sa Marsu, paikot ng simbahan hanggang dyan, tapos itatoy natin sa tulay, ganon. Kaya lang, kayong tatlo lang tayo. March ba yun? Baka magbuka lang tayo, walang pamasahe. O, di kayo mag-isip. Pero kung yung map mo, kung hindi natin madadaan sa salita, idadaan natin sa suhol. Thank you, Manang. Sabi nga nila, di ba, the way to someone's heart is through their stomach. Eh, di bigyan natin ng food. That way, makakatch talaga natin attention nila. Di ba? Guys, mayroon ko lang kay suka. Mayroon mo na ang hangga suka. May pinakulat kayo dyan. Sure ka ba? Ayaw mo mag-pride march? Ang ganda kaya nun. Hindi kasi ang auntie natin eh. May impact tayo nun. Tatlo tayo eh. Impact. Uy, te. Impact. Asan na si Benis? Te! Asan ka na? Mag-i-angelus pa ako. Uy, te! Nilayasan mo na ba kami? Ano ngayon? Pulgang purga na ako dito. Baka kami na yun ha? Ay, Shota. Sa katahimikan ng Marahuyo, kailangan natin na. Pasabog! Ganda ka. Para makuha natin ang atensyon nila sa alambring to. May bading natatawi. Ay, Lori, parang we have a winner. Ako lang to. Te, ang ikalaganda pa niyan, ikaw ang bading natatawid sa alambre. Tama. Diba? Tawarin mo yan. Tawarin mo yan. Tawarin mo. Alikan yun. Tawarin mo. Tatawid na yan. Tatawid na yan. Tatawid na yan. Te, tawarin mo. Tawid. Tawid. Ikaw na kaisip gawin mo. Katibay yan, no? Sige na. Tapalim mo kumapit ka ng rabuno, oh. Okay. Manang, may naninira rin sa pasin mo. Manang, Manang, tatawid ako. Inamon ako. Manang. Bakmo ko'y subo kay Bego. Ano, te? Gutom na gutom lang? Bakit? Alam niyo kung anong kulang natin? Content. Huh? Ano yung bagong sabihin? Like, anong nilalaman ng presentation natin? Sa ang angulo natin ikikwento? Anong mga research materials, anong mga statistics ang makakatulong sa atin? Ano pa yung ilagay? Basta ako, based sa mga political rallies ni Daddy, pangako. Punuin natin sila ng mga pangako. Anong pangako? Pabahay. Ginto. Grabe naman. 20 pesos na bigas. Gaga, hindi ganun. Hindi. Ano ba? Pangako na parang hindi tayo magiging disruptive sa progress. In fact, we will be an ally on that progress. Ay, parang ang ganda naman. Pero hindi rin ba nakakapagod yun? Like, lahat naman ng mga pangako, napapako. Hindi naman lahat ng future plans natutupad, di ba? Alam kong hindi future, hindi past. Napakadali lang. Diba? Shuta! Tama! Past! Ah! May naisip akong tama! Ote, seryoso! Gagamitin natin ang history ng Marahuyo to pitch for what we envision the future would be. Ganon. Shit, ang ganda. Diba? Laban. Uy, ang ganda na. Oo. Okay, ganito ang gagawin natin.
maghahanap tayo ng mga research materials tungkol sa islang ito. Game? Game! Game ka na ba? Game! Tara na! Ngayon na! Halika na! Halika na! Lori? Oh, Lily, kamusta? Homework? Hindi, para sa org. Bakit? Okay ka lang ba? May sasabihin ako, pwede bang sa kwarto tayo? Bakit? May problema ba? Ha? Lily, okay ka lang ba? Lori, makako ka. Hindi ka matatakot. Huh? Bakit? Parang mas kinakabahan naman ako dyan. Sorry, pakiramdam ko iba ako eh. Matutulungan niyo ba ako? Sorry, huwag mo kong iiwan. Matutulungan ako. Hindi kita iwan, okay? Hindi kita iwan. Okay. Hindi. Ano ba yan? Ba't ngayon pa nawala ng signal dito? Psst! Ang ginagawa mo? Ano? Dahanap ng signal. Nag-cut ka ng classes para lang kausapin yung kaibigan mo. Cut? Ba't alam mo schedule ko? Wala ako dito para makipag-usap sa kaibigan ko. Nandito ako para mag-research. Research? Para saan? Di ba magpe-present kami sa board? Gusto sana namin mag-focus sa history ng Marahuyo para makonnect namin sa gusto naming future nito. Medyo mahirap i-explain, pero basta. Oh, let's go. Gets kita. Gets din kita. Kung history lang naman din yung gusto mong malaman, di mo na kailangan ng internet. Paano? Ikulang ko lang naman yung library natin. O ba? Dito lahat ng kailangan mo. Dito sa Marahuyo. Interview. Intervene mo lahat ng nakaranas ng history dito sa islang to. Shit. Oo nga, no. Galing mo, Inot! I'm sorry, Ino. I'm sure galit ka. Gusto mo ba akong murahin? Naman kita mumurahin. Alam ko naman kahit papaano eh. Paano? Ramdam ko lang. So hindi ka galit? Pwedeng payakap. Thank you, Ino.
Ngayon, basta ikaw. So, bakit nga pala ito yung hideout mo? Special place mo to? Medyo. Kasi natutuwa ako sa mga bangka. Dahil kaya ka nilang dalhin kahit saan mo gusto pumunta. Saan mo ba gusto pumunta? Kahit saan. Basta hindi lang dito. Kasi pakiramdam ko nabubulok ako eh. Gaya niyan. Ano bang pumipigil sa'yo para umalis dito? Nadagdag pa ba ako sa iisipin ng pamilya ko? Pero paano naman ang sarili mo? Paano ko naman iisipin ang sarili ko kung palaging pinapaalala ng mga tao sa paligid ko kung anong hindi dapat at dapat? Sa bahay, sa eskwela, sa kalsada. Sige. Ngayong araw, huwag mo muna isipin yung dinidikta ng mga tao sa'yo. Ano gusto mong gawin? Gusto kong umalis kahit sandali lang. Saan ka naman pupunta? Sa Maynila. Sure ka? Final answer? Hindi rin maganda dun. Oops! Ano, sama ka? Ano ito? Ano yan? Ano yan? O kaya natin? Uy, wag na! Dali, tingnan mo! Tulungan mo ako! Parang may mukha. Ayan. Ngayon, kung tatanungin ulit ako ng English teacher namin kung anong favorite mythological creature ko, hunyango pa rin ang pipiliin ko ng paulit-ulit. Christina, Venice, kaganda. Pinaka-importante, ikaw in charge sa sarili mo. Your organs do not dictate who you are, okay? Queen? Thank you, Lori. Dahil sa dinami-rami ng anyong ipinalik nila, hindi nila maitatangi kung ano o sino talaga sila.
Ang hirap mo raw mahalin, ngunit di mo naman kasalanan, kasalanan. Ang dami nangyari sa'yo, hindi mo pa rin kasalanan. Sa